sa lahat. Kahit magtawid-daga, ito'y sa atin atas. Kristo'y nagliligtas sa gitna ng bagabag. Kristo'y nagliligtas sa nagkasalay hayag. Kristo'y nagliligtas. Mag-awit kapuluan, umugon karagatan sa mundo'y kagalakan. Kristo'y nagliligtas. Awitin ang malakas. Kristo'y nagliligtas sa kamatayang hamak. Kristo'y nagliligtas. Saysayin ang marahan sa pusong nagdaramdam. Kahit hanggang libingan, Kristo'y nagliligtas. Daglina ilaganap, Kristo'y nagliligtas. Mga bansa'y magalak, Kristo'y nagliligtas. Ating ipagsigawan, tinamog kaligtasan. Awitig may tagumpay, Kristo'y sa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng alang Jesus na tanyag higit sa larawang lahat. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, bigaya ng buhang ina. Maging alon mang sasal ng bagyo'y di maibubwal, ang pag-asa sa biyayang aking pinanghahawakan. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, bigaya ng buhang ina. Sa pangakong si at sa dugong masagana, ni Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, bigaya ng buhang ina. Siya kung dito'y dumatal, ang tunay ng kaniyang kabanal at matitindig sa hukuman. Si Kristo'y batong matibay na aking kinasaligan, bigaya ng buhang ina. Let's pray. O dakila at pagpagpala naming Diyos na nasa katastasan sa mga langit, muli namin Panginoon binabalik ang papuri at pasasalamat sa iyo sa buong maghapon na ito at hanggang sa mga oras na ito Panginoon. Muli kami ay nagagalak sapagkat patuloy naming naranasan ang kalakasan sa aming pangatawan at sa aming kisipan. Salamat Panginoon at sa gabing ito ako'y lumalapit sa inyo. Aking pinapanalangin na ang programa namin ito sa pamamagitan ng inyong mga mensahe ay maraming tao ang
mamulat sa kaisipan at magkaroon ng pag-asa na walang iba kundi tanging na kay Kristo lamang. Pagpalaan niyo po, Panginoon, ang misahi ni Pastor Nick na ito, Panginoon, ay magkaroon ng maging bagay upang ang bawat pamilya ay magkaisa, maging masaya, maging tumibay ang relasyon sa bawat isa at lalo't higit relasyon sa aming mahal na Panginoong Hesus. Pagpalain ang mga nanonood online, pagpalain ang mga koneksyon, at ang puso't isipan namin ay panatilihing bukas at malinis, Panginoon. Kami rin po ay lumalapit upang kami ay patawarin, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Ang karunungan nawa ng langit ang siyang sumaamin sa bawat isa, sa bawat pamilya. At ang banal na Espiritu ang siyang aming makasama, Panginoon. Ingatan ang bawat isa sa bawat tahanan sa gabing ito habang kami ay manunood ng mensahe ninyo, Panginoon. Salamat sa katiyakan na iyong diringgin ito aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong gabi na ng ating gabi-gabing pangangaral. Nais ko pong i-welcome ang lahat po ng ating mga tagapanood mula sa Gospel and Music Ministry at ganun din sa mga nanonood sa South Taguig District Youth Facebook page. Tayo po ay nagkakaroon ngayon ng dalawang linggong pangangaral na kung saan ang tema ay pag-asa kay Kristo. Kasama po ang ating guest speaker na si Pastor Nick Francisco. Sa mga oras na ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga nagsiganap at magsisiganap sa gabing ito. Ang nanguna sa ating pag-aawitan ay walang iba kundi si Brother Jason Lucino. At tayo po ay pinangunahan sa pambungad na panalangin ni Brother Jinson Castigador. At tayo po ay makaririnig mamaya ng isang musical offering na ihahandog ni Brother Johans Angelo Solabo. At susundan po ito ng ating message ngayong gabi na ipagkakaloob naman ng ating pong guest speaker na si Pastor Nick Francisco, ang Family Director ng Central Luzon Conference. Ako po si Sister Cherry Silapan, ang inyo pong presider ngayong gabi, at nais ko po kayong batiin ng maganda at maulang gabi. Bagamat tayo po ay nakararanas ng maulan na panahon, ay akin pong dalangin, mga kapatid, na patuloy pa rin po nating nararamdaman ang mainit na pag-ibig ng atin pong Panginoon. At kung kayo po ay may mga questions at may mga hindi po kayo maintindihan, ay feel free na kayo po ay mag-comment sa atin pong comment section. At ang atin pong mga pastor ay sila po ang sasagot ng inyong mga katanungan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa atin pong programa. Muli, kayo po ay welcome sa atin pong pangangaral ngayong gabi. Maraming salamat po. Ng Diyos, at ang atin pong topic ay tungkol sa kasalanan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, O Diyos namin sa kalangitan. Patuloy mo kaming pinagsasama-sama sa ganitong programa upang patuloy kaming mamulat at makapag-aral ng iyong banal na salita. Pagpalain po kami sa mga oras na ito, ang iyong biyaya, pagpapala at patnubay aming maging karanasan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay. Marami ring salamat sa mga kapatid nating patuloy na nagtataguyod na matuloy at mangyari ang programang ito ng ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Naway patuloy na magkaroon tayo ng kaginhawahan at kaayusan sa ating mga gadget, sa ating mga pag-aaral,
ang patuloy ang liwanag ng katotohanan ay sumilang sa ating mga puso. Kasalanan. Ano ba itong kasalanan na ito? Ano ba itong maduming kasalanan na ito na bumabalot sa ating pagkatao? Bakit ito ay naghari sa ating buhay? Paano pumasok ang kasalanan sa sanglibutan ito? Ang sabi dito sa aklat ng Genesis 3:6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumita siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Paano pumasok ang kasalanan sa sanglibutan? Ang diablo ay isang kapangyarihang tuso na lumaban at nagrebelyon sa Diyos. At sapagkat siya'y hindi manalo sa Diyos, ang kanyang inisip na sirain ay ang pamilya na itinayo ng Diyos sa halamanan ng Eden. Kaya nga, siya'y nagsalita sa pamamagitan ng ahas at tinukso si Eva na siya ay kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ng Diyos na huwag kainin. At si Eva naman ay kaniyang napapaniwala at pumasok ang kasalanan nang ang bunga ng punong kahoy na yaon ay kainin ni Eva sa kani Adan. Dito sa karanasang ito'y naunang nagkasala si Eva. Kaya nga mayroon tayong mga sinasabi ngayong mga panahon na ito na ang mga babae ay siyang unang nagkasala, na kung hindi sana nagkasala si Eva, hindi sana nagkaganito ang ating buhay ngayon. Ganyan po ang pagpasok ng kasalanan sa loob ng ating sangbahayan. Ang ating pong pinag-uusapan ay kasalanan. Ito po ay kung sino ang mahina ay siyang magkakasala. At sa panahon na ang mahina ay nagkasala, ano ang gagawin ng hindi nagkasala? Sa tagpo ng senaryo na ating pinag-aaralan ng kasaysayan ni Nunong Eva at Adan, ay unang nagkasala si Eva at gayon din kumain si Adan. Sa mag-asawa ay sino ang unang magkakasala at ano ang gagawin ng hindi nagkasala? Kung ang mahina ay ang babae, sa gaya ng kwento, ang babae ang unang nagkasala. Pero ang ginawa ni Adan ay kanyang kinampihan si Eva. Kung tayo ba na mga mag-asawa ay magkakamali ang ating asawa, ang ating asawang babae ay magkakasala, ano ang gagawin nating mga lalaki? Iiwanan ba natin ang ating asawa? Sasabihin ba natin, sige, sumigi ka sa kasalanan mo, pero hindi kita sasamahan? Pero si Adan, sinamahan po niya si Eva. Ang tanong dyan ay kagaya ng aking mga itinanong sa aking mga tagapakinig. Kung ang iyong asawang babae ay magkasala, kakampihan mo. Kung ang iyong asawang babae magkamali, kakampihan mo. Kagaya ni Adan. Ang ibang mga lalaki ay sumasagot ng oo, ang iba naman ay hindi. Sa kwentong ito, si Adan ay sumama kay Eva kahit na ito ay maging dahilan na sila ay palayasin sa paraiso ng Eden. Kahit na ito ay maging dahilan ng kamatayan ni Adan, nilang mag-asawa, ang pagkakasala ay nagkasama silang mag-asawa hanggang sa kamatayan. Ganyan po ang kasalanan na nagbubunsod sa ating mga tahanan. Kung sino po ang mahina, maaring mababae, maaring lalaki ang magkasala, o maaaring ang anak. Subalit kinakailangan na ang ating pagkilos ay upang patuloy nating maitayo at mapatibay ang ating sangbahayan. Sa pagpasok ng kasalanan sa ating mga pamilya, maging listo po tayo, babae o lalaki, gayon din ang mga anak. Kailangan po na tayo ay redemptive. Kailangang tutubusin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ano ang resulta ng kasalanan na nangyari kay Eva at Adan na ating mga magulang? Ito ay nakasulat sa aklat ng Roma 5:12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan,
At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Sa ganitong karanasan, ang kwento, itinakda ng Diyos na ang tao ay walang kamatayan. Subalit sa pagpasok ng kasalanan, ang kamatayan ay naranasan ng mga tao. Sinunong Eva at Adan ay naranasan nila ang kamatayan. Ang kaniyang anak na si Abel ay nakaranas ng kamatayan. At lahat ng kasaysayan ng tao ay nakaranas ng kamatayan. Ang mga lingkod ng Diyos nakaranas ng kamatayan. May binanggit sa banal na kasulatan na hindi nakaranas ng kamatayan. Ito ay si Enoch at gayon din si Elias. Ang dalawang lingkod ng Panginoon na ito ay kaniyang ipinukod na tangi na ipinahintulot na hindi makaranas ng kamatayan. Si Elias ay isang karaniwang tao na mayroon ding kasalanan at pagkukulang at pagkakamali sa kaniyang buhay. Subalit ipinahintulot ng Diyos na siya'y hindi makaranas ng kamatayan. Lahat ng tao nakaranas ng kamatayan sapagkat ang lahat ay ano, nangagkasala nga. Sa salitang ito na lahat ay nangagkasala, walang po pwedeng mangatwiran sa atin na wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako pinarusahan ng Diyos? Walang po pwedeng makapagsalita ng ganyan. Bakit ako'y nakakaranas ng ganito? Ano ba ang kasamaan na ginawa ko sa harap ng Diyos? Hindi po. Ang banal na kasulatan ay nagsabi na ang lahat ng tao ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dagdagan natin sa aklat ng Roma, sa 6:23. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito pong kamatayan tinutukoy dito ay dalawang kamatayan. Ang isang kamatayan ay kamatayan ng ating katawang ito. Tatanda tayo at pagkatapos tayo mamamatay, ililibing o kaya ikikremate, anumang kadahilanan, babalik tayo sa lupa, sa alabok. Subalit, yung ikalawang kamatayan, iyon yung kamatayang walang hanggan. Ngayon, tayo'y nabubuhay. Pag tayo'y namatay, ilalagay tayo sa libingan. Pagparito ng ating Panginoon, lahat ng mga matuwid ay bubuhayin, dadalhin sa langit. Lahat ng patay ay lahat ng masama, patay na maiiwan sa sanlibutang ito. At pagkaraan ng 1,000 taon, babalik ang ating Panginoon kasama ang kanyang buong kaharian, at ang mga masama ay bubuhayin upang patayin. Kaya ang binayaran ng ating Panginoon ay yung ikalawang kamatayan. Ang tao na kumikilala sa ating Panginoon, sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, 1 beses lang mamamatay. Bagaman siya ay mamatay, bubuhayin siya ng Panginoon para sa walang hanggan. Kaya yun ang tinatawag na sinasabi dito sa ating pinag-aaralan, kaloob na buhay na walang hanggan. Buhat sa Diyos. Pero lahat tayo makakaranas ng kamatayan. Pero yung hindi sumampalataya kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas, mamamatay ngayon at pagkatapos sila'y bubuhayin pagkaraan ng mahabang panahon upang patayin at maranasan nila ang walang hanggang kapahamakan o ang kamatayan. Samantalang ang sasampalataya sa ating Panginoon tatanggap ng kanyang kaloob buhay na walang hanggan. Ano ang kasalanan? Bakit merong ganitong kasalanan? Ang sabi dito, ang unang Juan 3:4, 1 John 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Ang ibig sabihin po dito, pagsuway. Bakit tayo nagkakaroon ng kasalanan? Kasi tayo'y sumusuway sa kautusan. Kaya sa mga susunod pong mga araw ay pag-aaralan natin ang kautusan ng Diyos upang malaman natin ang banal na kalooban ng Diyos at hindi natin ito susuwayin. Halimbawa, sa magulang, sabi ng kanyang magulang sa anak, "Anak, ba't hindi ka nagsaing? Ha, pinagsasaing niyo ba ako? Ganun ba? O, hindi ba kita inutusan? Hindi naman po ah. O sige, bukas o mamaya, sige, magsaing ka." Ay, mami, mamaya na. Kapag walang utos, walang kasalanan.
Kaya tayo ng mga magulang, lagi po nating uutusan ang ating mga anak. At kapag ka po sila'y sumunod, ibig sabihin, masunurin sila. Pero pag hindi sila sumunod, sumuway po sila sa ating utos. Ganyan po ang sangbahayan. Tayo na mga magulang ay maglagay ng limitasyon ng mga batas at ng mga alituntunin para sa ating mga anak upang ang ating mga anak ay lumaking disiplinado. Ngayon, kung hindi natin alam ang kasalanan, ay kung hindi natin alam ang kautusan, wala tayong kasalanan. Kaya tayo'y nag-aaral ng banal na kasulatan upang malaman natin ang mga utos at banal na panukala ng Diyos na sa pamamagitan nito'y makatakas tayo sa kasalanan ng sanlibutang ito. Halimbawa ng kasalanan, tingnan ninyo, nakalagay sa 1 Korinto 6, 9, and 10. Isulat po ninyo ang mga talata. 1 Korinto 6, 9, and 10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Alam ba natin o hindi? Alam natin na ang mga liko, ang mga makasalanan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Alam po iyan ng lahat. Alam ng lahat na ang mga taong makasalanan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kagaya ng, huwag kayong padaya. Maraming mandaraya ngayon. Kahit ang mga mapakiapid. Ano yung mapakiapid? Iyan po ay pagsuway sa 7 utos. At iyan ay tungkol sa pag-aasawa. Kaya mapapansin po ninyo na ngayong mga panahong ito ay napakarami ang broken family. Napakarami ang mag-asawa na naghihiwalay. Sapagkat itong kasalanang ito ay nananatili sa mga tao. At pinipilit nila na ang kasalanang ito o ang kalikuang ito ay maging kaligayahan ng buhay ng tao. Hindi po yan mangyayari. Kailanman at sinabi ng Diyos na ito ay mali, huwag ninyong gagawin, iyan po ay hindi daan ng kaligayahan. Ano pa ang sabi? Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ito'y mga taong relihiyoso, pero ayaw nilang sumamba doon sa Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Kaya nga ito ay panawagan sa mga tao na ang sasambahin natin ay ang Diyos, particular na Diyos, gumawa ng langit at ng lupa. Hindi ito mga Diyos-Diyosan, hindi ito mga larawan. At dyan po sa mga Diyos-Diyosan na yan, ay lahat ng mga bagay sa sanglibutang ito na ating iniibig ng higit kaysa ating iyan ay ang ating nagiging Diyos-Diyosan. Ni ang mga mangangalo niya, o binang kanina mapakiapid, ngayon mangangalo niya. Ni ang mga nangbababae, mantakin po ninyo, isipin ninyo, ang mga kasalanang ito ay bumabalot sa sariling pamilya ngayong mga panahong ito. Ito ay nangyayari sa babae at lalaki. Maaaring may asawa o walang asawa, pero ito ay tumutukoy sa kasalanang nakapaloob sa pag-aasawa. Mangangalon niya, may asawa na, gusto pang mag-asawa ng iba. Ngayon pong panahong ito ay napakaraming babae o lalaki ang nakararanas ng pag-aasawa na higit sa isa. Subalit ang itinakdang panukala ng Diyos, ang pag-aasawa ay isa lamang. Isa lamang ang itinakdang asawa para sa lalaki at para sa babae, kagaya ng ginawa ng Diyos kay Eva at Adan na unang simulain ng buhay. E ito po, ni mga nang bababae. Eh, kung ang kasalanan ba ay nasa lalaki, tingnan ninyo ang mga tao. Kapag ang nagkasala ay lalaki, ay ipinagtatanggol pa. Pero pag ang nagkasala ay babae, kinukutya. Bakit ganyan ang ating lipunan? Narito ang mga kasalanang hayag. Narito ang mga pangyayari sa ibabaw ng sanglibutang ito. Na itong mga negosyong ito ng pangbababae o panglalaki ay sikat na sikat sa mundong ito. Ito ay mga kalayawan na nagbubunsod sa maitim at madilim na kasalanan na sumisira at nagwawasak ng maraming tahanan. Ang ating pumpaksa ay tungkol sa kasalanan.
At ano ang nangyayari sa kasalanan? Ano, paano ginagawa ang kasalanan? Kaya nga binabanggit ko sa inyo ngayon, halimbawa ng kasalanan. Eh ito po ang isa, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ngayon pong panahong ito, meron na tayong ganyan ngayon. Eh ikinakasal na po ang parehong lalaki, parehong babae. Ikinakasal na rin po ang tao sa hayop. Isipin po ninyo na kasalanan niya na bumabalot sa sangkatauhan ngayon na nagbibigay ng madilim at maitim na kasalanan na sumisira sa sangbahayan. Ito naman pong isa, talatang 10 ng Unang Korintos 6:10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim. Ito naman po ay tinutukoy sa mga ari-arian, mga bagay sa sanglibutan ito. Nagiging kaligayahan na ng tao ang magnakaw. Ayaw magtanim at nagnanakaw. Ayaw magpakahirap at ang gusto ay ang manakim. Ni ang mga manglalasing, ito po ay mga kalayawan. Ito po'y isang uri ng kalikuan na hindi na masawata sa ating lipunan, ang pagiging manglalasing. Ni ang mga mapagtungayaw, ito po'y sa pagsasalita. Ni ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngayon pong mga panahong ito, ay panay na panay ang mga digmaan. Panay na panay ang mga kasamaang bumabalot sa ating lipunan. At mapapansin po ninyo na ang mga kasalanang ito ay hayag sa paningin ng bata, sa pamamagitan ng mga mass media, ng telebisyon at sa naka ng mga gadget. Yan po ang nagmumulat na kasamaan sa ating mga anak. Saan pupunta ang ating henerasyon? Simula ng pagkamakasalanan, aklat ng awit 51:5. Kailan magiging makasalanan ang isang tao pagkaba siya'y gumagawa ng kasalanan? Sabi rito sa aklat ng awit 51:5. Isulat ko ninyo. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Sa lahat sa inyo na mga nanay, ang maganda nga nito yung magiging nanay pa lang. Pagka po tayo ay naglihi, tayo'y magsisilang ng isang sanggol. Dapat po ay nakalagay na sa ating isipan na ang anak na ating isisilang ay isang batang makasalanan. Hindi upang ito ay ating pagmalupitan. Hindi upang ito ay ating palausin. Kundi simula sa ating paglilihi, ipapanukala na po natin na ituwid o ihilig ang ating anak sa pagiging matuwid o sa kabanalan o sa kabutihan. Sa oras pong tayo'y maglihi, ang sabi ni Haring David, ipinaglihi ako, inanyuan ako ng aking ina sa kasamaan. Ang bata po ay nakahilig sa kasamaan. Ang bata po ay walang muwang, walang alam. Kagaya po sila ng isang sisidlan na walang laman. Kaya ang ilalagay po natin sa isip ng bata, sa damdamin ng ating mga anak, ay pawang mga bagay na mabubuti. Sa ganitong paraan, kung ang ating mga anak ay sisimula na po natin ang pagtutuwid, simula na ang bata ay isilang, itutuwid na po natin sila. Ang bata ay nakahilig sa mali, nakahilig sa liko, nakahilig sa kasalanan. Itutuwid na po natin ang ating mga anak. Ito po ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang topic po natin ay kasalanan, pagkamakasalanan. Mas madali pong magtuwid at magturo sa ating mga anak kaysa pag sila po ay malaki na. At pagkatapos pagsisisihan natin pagdating ng araw, saan ako nagkamali, bakit, paano ko ba pinalaki ang aking anak? Narito po ang ebidensya. Sa pagsimula na pagsilang ng ating mga anak, ang ating tungkulin, ang hamon na ating ginagampanan, ang sila ay ating ituwid sa kanilang buhay. Ngayon, kayo naman ay mga matanda na, ito naman ang sabi. Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Itatanong ko sa inyo ngayon na aking mga tagapakinig, kanino magsisimula ang pagbabago? Sa matanda o sa bata?
Sasabihin natin sa bata. Kung sa bata magsisimula ang pagbabago, tama po yun. Turuan na natin ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Paano mabubuhay ng isang mabuting nilalang, ng isang mabuting tao? Subalit hindi po yan mangyayari. Sapagkat kung ano ang magulang, ganun ang kanyang anak. Tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan, mga magulang. Kung kayo po ay mag-aaral ng banal na kasulatan, ito po ay inyong ituturo sa inyong mga anak. Kung kayo po ay nabubuhay sang-ayon sa salita ng Diyos, sang-ayon sa kabutihan na itinuro ng Panginoon, iyan po ay inyong ituturo sa ating mga anak. Ang pagsisisi, ang pagbabagong buhay, magsisimula po sa ating mga magulang. Kapag ang magulang ay hindi makadiyos, ang kanyang mga anak lalaki rin na hindi makadiyos. Mga magulang, yan po ang hamon sa atin ngayon. Simulan na po natin ang pagbabago. Tayo mismo sa ating buhay bilang magulang, lumakad po tayo sa banal na kalooban ng Diyos upang ito ay mamasdan ng ating mga anak. At hindi lamang basta ganun. Ituturo din po natin ito sa ating mga anak. Sa kaganitong kaparaanan ay magkakaroon ng unawa at liwanag ang ating mga anak. Ito pa ang sabi sa aklat ng Juan 1 Juan 2:1. Ang ibig sabihin naman, mayroon tayong tagapamagitan. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Aklat ng 1 Juan 2, verse 1. Isulat po ninyo. Sa ganitong kaparaanan ay maunawaan po natin na hindi nagtatapos dito ang ating pagkamakasalanan. Kung hindi ang ating Panginoong Hesus ay naparito, namatay doon sa krus upang tumubos ng ating mga kasalanan. At sa pamamagitan nito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang ginamit na salita ni San Juan, mayroon po tayong tagapamagitan. Ibig sabihin, kung tayo ay mananalangin sa Diyos, lalapit sa Diyos, upang humingi ng tawad, ang ating Panginoong Hesus ang ating tagapamagitan. Sa ganitong mga karanasan at pagkakataon, ipinakikilala po sa atin ng banal na kasulatan na ang sanglibutang ito ay nahulog sa kasalanan, nabubuhay ang tao sa kasalanan, at umiikot ang ating mga pagkatao sa lahat ng anyo at uri ng kasalanan. Subalit mayroong kapangyarihan ng Diyos na naroon sa kalangitan. Iyan po ay sagana na nakalaan para sa ating buhay. Kaya lamang, kailangang makilala natin ang ating pagkamakasalanan. Makilala natin ang mga banal na kalooban ng Diyos. Kaya nga po tayo patuloy na nag-aaral ng kanyang banal na salita. Sapagkat itong kanyang salitang ito, ito ang magtutuwid sa atin upang tayo'y makarating sa banal na panukala ng Diyos. Kasalanan. Paano tayo magtatagumpay sa kasalanan ito? Nalalaman natin, sabi dito, aklat ng 1 Juan 5:18, nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kaniyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Sa ganitong tagpo at kwento ng karanasan ng buhay, kanina ang sabi ay pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ni Nunong Eva at Adan. Tingnan ninyo, sinabi ko rin paano nangyayari ang pagkakasala ay pumapasok sa loob ng ating pamilya. Alin ang unang magkakasala? Babae, lalaki, o anak? Iyang mga tauhan na yan sa loob ng ating sangbahayan. Kapag hindi nabuhay sa banal na panukala ng Diyos at mabubuhay sa kasalanan, ay kanilang unang sisirain at wawasakin ay ang kanilang sariling pamilya. Anong ibig kong sabihin?
ang miyembro ng tahanan na nabubuhay sa kasalanan ay maaari niyang wasakin at sirain ang relasyon ng pamilya na kaniyang kinabibilangan. Sana sino man sa atin ay huwag hahakbang ng ganyan. Ipinakita rin sa atin kanina sa pamamagitan ng banal na kasulatan na ang mga kasalanang ito na particular na kasalanan ay sumisira ng sangbahayan. At itong mga kasalanang ito ay hayag na talagang labag at sumisira ng banal na kautusan na may kinalaman sa pagpapamilya. Kaya nga po ang pagdidiin ko ngayon ay gayon na lamang ng tungkol sa kasalanan, na ang kasalanan ng tao ngayong panahong ito ay upang magwasak. At sino ang iwawasak? Ang pamilya. Kapag nasira po ang pamilya, ang lalaki napakalungkot. Ang babae napakalungkot. Ang mga anak kawawa. Bantayan po natin ang mga kasalanang sumisira sa ating pagkatao bilang lalaki, bilang babae, at mga kasalanang magwawasak ng ating tahanan. Sa ganitong kaparaanan ay ihahatid ko sa inyo ang panawagan. At ang panawagan na ito ay ang ipinanganak nga ng Diyos. Tingnan po ninyo, kanina binanggit ko, ang pagsisimula ng tao ay sa kaniyang pagsilang. Sa pagsilang pa lang, magsisimula na tayong ituwid ang ating mga anak. Ngayon po, malalaki na tayo. Narito na tayo ngayon. Ito na po ang ating paraan. Tayo'y mag-aaral ng banal na kasulatan. At sa pamamagitan nito, malaman natin ang banal na kalooban ng Diyos. At sa pagkakataong ito, tayo'y tatanggapin natin si Kristo at tayo'y mabubuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Simple lang po. Nakilala natin ang kasalanan, unawain natin, iwanan natin ang kasalanan, at lumapit tayo sa Panginoon, ipinanganak tayo ng Diyos simula ng panibagong buhay. Simula ng panibagong buhay, papatnubayan tayo ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat pong muli, O Diyos, sa iyong kabutihan at kagandahang loob sa amin, na ang aming palang pagkatao ay binabalot ng kasalanan. Marami pong salamat na maunawaan namin ito. At ang mga kasalanang ito ay pangkaraniwan, hayag sa aming mga mata na nakikita namin kung papaanong sinisira nito ang mga pamilya. Dakilang Diyos, makilala namin ang aming mga sarili sa iyong harapan. Magpakumbaba kami, talikdan namin ang mga kasalanang ito at mabuhay kami sang-ayon sa iyong banal na kalooban. Nag-aaral din po kami ng iyong banal na salita upang patuloy naming maunawaan ang daan ng katotohanan at ng buhay patungo sa langit na bayan. Pagpalain po kami sa aming pag-aaral na ito at patawarin sa aming mga kasalanan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you.
Okay, mga kapatid, atin pong ipanalangin ang mga prayer request sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapayarihan sa lahat, ang luklukan ay nasa katastasan sa mga langit. Diyos na banal, Diyos na may-ari ng mga buhay. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sa mga oras na ito. Dala ang mga special na mga prayer request. Una, Panginoon, ang panalangin ni Sister Charmy na total recovery sa kanyang baby, Panginoon. Ipagkaloob ang kagalingan at kalakasan sa kalusugan ng batang ito. Ganun din kay kapatid na Jema, healing of Reggie and sa kanyang ina, na may ubo, Panginoon. Ganon din kay kapatid na Makmak, magbalik loob sa Panginoon. Ganon din si kapatid na Richard, na mas makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. O Diyos, alam namin na ang tanging pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay ay nasa inyo. Nawa ang mga panalang ito katulad ng pagkakilala sa inyo ay kanilang makamtan. Ganun din, Panginoon, ang prayer request ni Sister Evinaline, ang asawa at anak, na hipuin ng Panginoon ang kanilang mga puso at si Janjan na tuluyang gumaling, Panginoon. At si kapatid na Lixi, kagalingan din, Panginoon, para sa kanyang anak at ganun din sa kanyang kalusugan na mas mapabuti pa, Panginoon. At ganoon din ang kanyang asawa. Si kapatid na Rowena, Panginoon, naway patuloy na pagalingin. Si Esther Eduardo na na-confine ngayon sa hospital. Ganoon din, Panginoon, ang prayer ni Journey na sana maghupa na ang alert sa level sa Taal Volcano. Ganoon din, Panginoon, ang prayer ni kapatid na Shelly D. Comfort para sa kanyang family dahil sa pagkawala ng kanilang padre di pamilya, Panginoon. At kay Gladys, ganun din, Panginoon, na patuloy maranasan ang mabuting kalusugan sa bawat membro ng kanyang pamilya. Ganun din, Panginoon, kay kapatid na Oching, prayer sa kanyang family sa Mindanao, na hipuin niyo, Panginoon, ang kanilang mga puso upang sila ay patuloy na kumilala sa inyo at maglingkod sa inyo, Panginoon. Ganun din po, O Diyos, ang prayer ni Brother Al Iscarcha, total recovery and healing mula sa kanyang mga natamong sugat dahil sa aksidente, Panginoon. At patuloy siya ay ingatan, O Diyos, sa araw-araw
na kanyang pamumuhay. Ganun din, Panginoon, kay kapatid na Henio, na healing mula sa komplikasyon sa kanyang puso, Panginoon. At healing din po, Panginoon, para kay Brother Siegfried ng kanyang ama na si Cornelio sa kanyang karamdaman, O Diyos. Ganun din kay kapatid na Maricar, prayer niya, O Diyos, para sa Agbu family na magkaroon ng kagalingan sa anumang kanilang nararamdaman. Special prayer, Panginoon, para kay Bibi Moria na totally gumaling na siya, Panginoon, sa kanyang nararamdaman. And then, Panginoon, patuloy din namin pinapanalangin ang prayer ni kapatid na Edna na sana ang kanyang pamangkin na nanganganak ay magkaroon ng safe na delivery, O Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, kasama ang aming mga panalangin sa bawat isa sa gabing ito, ay aming nilalapit sa inyo, O Diyos, na kami ay nagtitiwala, umaasa na ito, Panginoon, ay inyong ipagkakaloob sangayon sa nais at sa aming mga adhikain sa aming buhay. Nawa ang iyong banal na kalooban ang mangyari, Panginoon. Maranasan ng bawat pamilya, maranasan ng bawat kapatid na nag-pray sa inyo, Panginoon, ang kasagutan, kagalingan mula sa inyo. Dahil katulad ng inyong mensahe, Panginoon, na ang pag-asa namin ay na kay Kristo lamang. Salamat, O Diyos, lahat ng aming panalangin, aming inaasa sa inyo, sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen.